Hi guys! Hello and again and again. Banata naman natin ngayon si Ms. Agog Isidro. Sabihin lang natin naman siya. Mas matanda tayo siya sa atin. Kaya sasabihin lang natin. Ms. Abot, yung mga kasama mo hindi na nakaano sa'yo, nakasagot? Hindi na nakapagsalita sa mga sinasabi mo. Alam mo ba, sa nagiging reaction mo, you're the next mystic, ah. May mga kinakagalit nyo. Alam nyo ba yung mga pinagsasabi nyo? OMG, ha? OMG talaga. Alam nyo ba kung ano yung mga sinasabi nyo, yung lumalabas sa mga bibig nyo? Alam nyo ba kung ano talaga yung tunay na rason ng lahat? Lahat na yan? Na nangyayari sa inyo? Diba? Uy, ano, ABS-CBN management? Yung mga artist nyo, yung mga alaga nyo, ano yun naman? I-briefing nyo sa kanila kung ano yung nangyayari talaga. Yun ang mahirap eh. Yun sa isang malaking kumpanya, hindi binibriefing yung mga tao nila kung ano yung tunay nangyayari. Nakatago sa mga empleyado kung ano yung nangyayari sa buo. Ang nag-uusap lang yung mga may mga pera, yung mga matataas na tao. Ayan. Nagkakalat yung mga ano nyo. Nagkakalat yung mga alaga nyo. I-dripping nyo naman. Tingnan mo si Agot, oh. Ano na? Nagwawala. Sigurado ako kaya mga nagkakaganyan yung mga ibang kapamilya. Mga ibang tao. Kasi hindi sila dripping eh. Pinaniwala lang yun sila sa isang panaginip, sa isang senaryo na ibang-iba dun sa katotohanan. Diba? I-briefing nyo naman yung mga tao nyo kung ano talaga yung nangyayari. Kasi hindi nila alam eh. Hindi nila alam na papahiya sila sa sambayan ng Pilipino. Nagiging mukhang bobo, mukhang tanga sila. Kasi iba yung pina-implement nyo. Iba yung sinabi nyo sa kanila. Ipamukha nyo naman yung katotohanan para hindi sila nagiging tanga. Para hindi sila umaakte na parang si Coco Martin, mga kesyo na sunugan, nawala ng bahay. Diba? Kung pipilosopuhin mo lang, bakit wala ba siyang bahay? Diba? Pare-pares kayo nawawala ng trabaho. Oo, nawalan kayo ng trabaho. Pero yung mga, hindi, kailangan ba ang mali na ngayon ang manaig? Yung mali ang nananaig sa lahat? Mali kayo eh. Bakit kailangan yung mali eh, manaig? Diba? Diba dapat yung tama yung manaig? Huwag puro mali. Kakaano yan eh, kakapalabas yun ng mga kabit-kabit. Yung mali yung nananaig sa kabit. Kaya nagkakaganyan. Diba? Si Agot, kala mo magsalita, kala mo kung sino eh. Kulang na lang magmura, kulang na lang magwala, masira yung camera sa harapan mo. Yung mga kasama niya, hindi man lang binigyan ng pagkakataong magsalita. Next, mistika ka talaga eh. No? Nanahimik si Mystica, nagsilabasan kayo. Yung kayo mismo, hindi nyo alam po ano talaga yung pinaglalaban nyo. Kung yung mga pinaglalaban nyo ba'y tama. Kasi, unfortunately, hindi naman tama yung mga pinaglalaban nyo. Siguraduhin nyo munang tama yung pinaglalaban nyo bago kayo magsalita. Diba? Dapat tama lahat yun. Kasi pag hindi tama, nakakahiya kayo. Diba? Katulad niyan, gagalit-galit kayo. Tapos, ano? Nagigalit kayo na kung ano-ano yung sinasabi nyo. Sino nagmumukhang tanga? Sino nagmumukhang bobo? Walang pinag-aralan? Mababang uri? Diba kayo? Diba? Wala namang umaapi sa inyo. Walang tawag dito. Katulad ng sinabi ni Angel Oxina, gagamit-gamit ng troll, pinagkakaisahan, binubuli. Bakit kayo bubulihin? Kung hindi kayo nagsasalita, hindi kayo mabubuli.
walang mangyayari sa inyong bulihan na nangyayari kung maayos yun. Sana nakiusap na lang kayo. Tignan mo si, sino ba yung mga artista na mahinahon magsalita? Diba? Dapat palatin yung sinasabi, pray for ABS, babalik kayo. Tignan mo si Charo Santos, mismong boss nyo, nagsabi na may bali din kami. Yes, accept the truth na may mali kayo. Baka maawa pa sa inyo kung ano yung dapat maawa. Kasi pag inaccept mo yung totoo, pag naawa sila sa'yo, hindi mabubuksan ulit. Hindi yun, nagsusumigaw kayo dyan, galit na galit kayo dyan. Halos magpakamatay na kayo dahil nawala yung ABS. Diba? Baka malaman-laman namin, nagbibikti na kayo. Diba? Pera-pera pinag-uusapan. Gusto nyo, nagkakapera kayo, pero hindi nyo alam, marami kayo na aapi. Diba? Minsan, lawakan ng isip, lawakan ng pag-unawa, para hindi tayo nagiging mukhang tanga sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Tapos, huwag papalakihin yung empleyado. Yung 11,000 lang, naging 11 million na. Diba dapat nasa 5,000 plus something lang yung empleyado nyo? Bakit tumaas ng tumaas? Ano yan? COVID-19? Pataas ng pataas? Kada araw, tumataas? Yes? Ay, nakabuhay. Bakit may mga ganyan tao na hindi mo na inaalam kung ano dapat talaga yung problema bago sila mag-react. Diba? Kaya tuloy, alam mo, masyado kayong idol ng mga tao eh. Yan, silensilawan. Idol na idol kayo. Yan, kayo may magkakampi. Yung mga hindi alam po ano yung tunay na pinaglalaban. Pinaglalaban nila kung ano yung dapat mali. Hindi naman dapat ipaglaban yung mali. Diba? Huwag natin ipaglaban yung mali. Dapat parating tama yung ipaglalaban natin. Kasi nakakahiya sa buong mundo. Ang pinaglaban natin puro mali. Nagiging mukhang tanga tayo. Hahayaan ba natin maging mukhang tanga tayo? Maging mukhang bobo tayo? Para lang ipagtanggol ang isang kamalian? Ano ka, abogado? Hindi ka naman abogado eh. Na pag binayaran ka, kahit mali ka, gagawin kang tama. Diba? Huwag mong gagawin tama ang kailan man mali. Diba? Bakit? Kailan naging tama ang mga bit? Hindi lang hindi. Kaya wag yung gawin tama yung alam na lahat na mali. Wag yung balikta rin ang mundo. Wag yung pagkaisahan ng mundo na ito dapat ito tama, ito dapat mali ito. Wag ganun. Ba't yun? Diba? Ay, buhay. Ganun talaga ang buhay. Weather lang, sabi nga nila. Hindi lahat ng araw sa inyo. Meron din para sa iba. Diba? Araw nyo noon, o araw naman nila ngayon. Karma is real. Mabilis talaga ang karma. Napakabilis ng karma. Dahil sa mga nangyayari sa inyo. Diba? Pero kung ako sa inyo, ayusin nyo na lang. See you in the next season nga, sabi ni Miss Cha. Yung next season pa naman, hindi naman kayo totally sarado. Magbubukas kayo para kayong COVID-19. Hindi kayo totally lockdown forever. Diba? Kung ayaw nyo naman ipagbili yung ABS, edi huwag nyo ipagbili. Simpleng-simple lang. Yun. Kaya briefing din GMA. Mga malalaking tao sa GMA, yung mga may-ari, briefing nyo yung artista nyo para bago umarte. Bigyan nyo ng kode ko. Diba parang ano yan, pag nagtitaping, meron silang mga script. Bigyan nyo naman ng script para hindi napapahiya. Diba? Para walang take one, take two. Diba? Hindi nyo binibigyan ng script, hindi tuloy nila alam kung ano yung tunay na nangyayari. Hindi nila alam kung ano yung tunay na nang sasabihin. Nalalasyon yung isip nila sa mali. Yan, napapahiya silang lahat. Kawawa naman, diba? Tapos, kayo, nakaupo lang. Bahala makipaglaban. Parang ano yun eh. Sabagay, mga mayayaman. Hayaan mo yung katulong mo, yung gwardiya mo doon, yung driver mo sa labas na magdepensa para sa'yo. Diba? So, katulong nyo lang talaga sila. Talent nyo lang sa labas mo. Nakakaawa sila. Yun lang, guys.
Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig muli hanggang sa muli. At maghahanap pa tayo ng issue ng mga kung ano-ano man nakikita natin sa social media. Bye-bye!